Hello Pilipinas, ating muling panoorin si Congressman Bozeta, kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit siya tatakbo bilang senador ayon sa kanya. Tara, subaybayan natin at alamin ang mga dahilan. Para malinaw sa inyo, may mga ilang nagtatanong bakit daw ako, Congressman, ang aga-aga pa, gusto na agad mag-senador, diba? So, pag may nakausap kayo na ganun ang tono, ganito ang paliwanag ninyo. Hindi ko binalak pumasok sa politika. Alam ng Diyos yan. Kasi kung bala kong mamulitika, dapat 2006 pa, bawat grupo na siniseminar ko, may listahan ako. Kita nyo, pag tinanong ninyo ako, sir, ilan ang na-seminar mo? Hindi ko kaya sagutin. Nasabi ko, kaya ko lang sagutin. Marami. Okay. Sabi nung iba, bakit si sir, congressman na? First term pa lang, gusto nang mag-senador. Ganito yan. Una, hindi ko binalak pumasok sa politika. Pangalawa, advokasya lang tayo. Pangatlo, anong sabi ng mga tiwali? Nung ako'y retiro na at pinagpapatuloy advokasya, retired na yan, pulis lang, huwag kang makialam. Sabi ko, ganun pala ang paninindigan ng tiwali. Na dahil retired na ako, hindi ako pwedeng makialam sa piling nila. Natinig nyo ba yun? Yung sabing retired na yan. Tama, Okay. So, dahil sa ganung komento, naisip ko, pagtanda ko pala, pag namatay pala ako, kasama sa libingan ko yung advokasya. Di sayang lang yung ating paghihirap. Pilipinas, ikaw, ano ang pananaw mo sa mga sinasabi niya? Naniniwala ka ba sa kanya o pupusuan mo ba siya para sa Senado? O dapat na ba siya sa Senado? Pagsisikap na maitaguyod ang protection ng mga motorista, hindi lang mga riders. Kaya pumasok ako sa politika under One Rider Party List. Tanong, sir, bakit bagong congressman ka pa lang, masyadong mataas ang pangarap mo, senador agad? Paglilinaw, hindi ako pumasok sa politika para magkatitulo o maging congressman. Alam ng Diyos yan. Pumasok ako sa politika para mapalakas ang ating advokasya. Paano? Sa pamamagitan ng pagsusulong ng batas. Tatanungin niyo ako, sir, ano na yung status ng batas natin? Kapanukala? Kaya kong sabihin sa inyo, eye to eye, hindi ako tamad na congressman. Kapareho ako ng masisipag. Dumadalo ako na hindi lamang yung sa committee ng transportation ang dinadaluhan ko, pati sa education, health, human rights, public order. Dinadaluhan ko yan. Ibig sabihin, kung may masisipag na congressman, taas no, o kaya kong sabihin, kasama ako dyan. Sa kabila ng kasipagan natin, yung ating panukalang batas, nasa committee pa rin. Nagkaroon na ng filing ng candidacy sa madaling salita, matatapos yung first term natin, hindi lalabas ang batas na panukala natin para sa mga motorista. With that, sabi ko sa sarili ko, pagpapasok uli ako sa Kongreso at hindi naman tayo nagyayabang, alam ko, mananalo uli tayo, One Rider Party List. Hindi naman tayo nagyayabang, pero hindi titulo ang hinahabol ko. Batas para sa mga motorista, para masaya tayo lahat. Pagdating ng araw, patay na ako, nandiyan pa yung batas, may armas ang motorista. Diba? Kaya sabi ko, mukhang walang pag-asa ako kung mananatili. Pilipinas, para sa kabuuang mensahe o impormasyon, bisitahin na lang ang official YT channel nila, Colonel Bozeta RSAP. Pili sa Kongreso, nagkonsulta tayo sa mga kaibigan. Sabi-sabi nila, may pag-asa tayong manalo o tatakbong senador. Tayo naman, nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa taong bayan. Kahit nung unang pagtakbo ko sa One Rider Party List, may tiwala tayo sa COMELEC.
yung tatlong tiwala na yon, yun yung puhunan na nagbigay ng tapang sa atin. Anong mangyayari kung loobin ng Diyos at pagtiwalaan tayo ng taong bayan, maluklok tayo sa Senado? Siyempre, kung nasa Senado tayo, ang One Rider Party List, nasa Kongreso, Pilipino naman tayo pare-pareho, hindi lang kahapon tayo ipinanganak. Iba yung may kakampi ka sa kabila. Kaysa naman, senador ka, parang wala kang kakampi doon. Ibig sabihin, yung wala kang madadirect na, brother, yung panukala nating batas, i-priority mo. Iba kasi yung kasama eh. Yung sa totoo lang, di ba? Parang tayo, magkakasama tayo. Pag sinabi ko, brother, ayusin mo yung pinag-usapan natin, mabilis kikilos siya. So, yun ang dahilan kung bakit napabilis ang pagtakbo ko sa pagkandidato bilang senador. Para nandito tayo sa Senado,